Hallelujah. Isang magandang gabi po sa bawat isa sa atin, sa mga nasa sa kanyang tahanan. Magandang gabi po sa pangalan ng ating pong Panginoon. At nandito po muli tayo upang tayo po ay magkaroon po ng pag-aaral salita ng Diyos bago po tayo manalangin. Praise God. Study of the Word and Prayer Meeting. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Tayo manalangin, mga patid. Hallelujah. Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami sa gabing ito. Salamat po, Diyos, sa pagkakataon na muli kami po ay makalapit sa iyong banal na paanan. Hallelujah. Sa pamagitan po ng pananalangin. Inihiling po namin, O Diyos, pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isang lalapit sa iyong harapan sa mga oras na ito. Ang iyong lingkod, Panginoon, nagpapakumbaba pong lumalapit sa iyong paanan. Humihingi po ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Patawarin mo, O Diyos, nagkasalaman sa pananalita, sa pag-iisip. Sinasadya, O di sinasadya, Panginoon, patawad po, Panginoon. Hallelujah. Lukuban mo po, Panginoon, ang iyong banal na dugo upang nasa ganon ang kabanalan ng banal mong dugo siyang makita, hindi ang aking kamalian. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat sa kapatawaran. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. At dalangin ko rin, O Diyos, na i-anoint mo yung mga salita na mahayag ngayong gabi. Pagpalain mo ang mga puso ng iyong mga anak. I-anoint mo, Panginoon, ang kanilang mga tainga. Hallelujah. Ang kanilang mga puso, Panginoon, na sisidla ng espiritual na pagpapala. At sa gabing ito, Panginoon, turuan mo po kami manalangin ayon sa iyong kalooban. Maraming pong salamat. Anoint your servant, Panginoon. Hallelujah. Ito po aking dalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus, na taga Nazareth. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Samantalang kayo po ay nakatayo, ay hinihiling ko po, Panginoon, mga patid, na samahan niyo po ako sa pagbasa sa banal na salita ng atin pong Panginoon. Na atin pong makikita dito po sa 2 Samuel chapter 7 verse 26. At dumakila ang iyong pangalan magpakailanman sa pagsasabi, ang Panginoon ng mga hukbo ay Diyos sa Israel, at ang sambahayan ng iyong lingkod at si David ay matatag sa harap mo. Praise God. And let thy name be magnified forever, saying, the Lord of hosts is the God over Israel, and let the house of thy servant David be established before thee. Praise the Lord. Yamang ang atin pong tema ngayong buwang ito ay immovable. Hallelujah. Praise God. Ay nais ko pong magdala ng misay sa hapong ito bago po tayo mag-pray o sa gabing ito, mga patid. Praise God. Hallelujah. Sabi niya, mga patid, sa verse 26, hallelujah, and let thy name be magnified forever, saying, the Lord of hosts is the God over Israel, and let the house of thy servant David be established before thee. Amen. Hallelujah. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Praise God. And isa pang verse, mga patid, bago ko po ibigay ang title ng ating topic, mga patid. In Hebrews chapter 13 verse 8, praise the Lord. Ang sabi po ay ganito. Hallelujah. Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo, magpakailanman. Amen. So, naroon po atin pong nabasa, mga kapatid, doon sa panahon po ni King David, nang siya po, mga kapatid, ay nagkaroon ng plano na magtayo ng templo para sa bahay dalanginan ng ating Panginoong Diyos, na kung saan po, mga kapatid, siya po ay sasamba, mananalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Nais po at pinlano ni King David na ang Diyos ay kanyang ipagtayo ng templo. Pero alam po natin ang kasaysayan na ang Diyos ay hindi po minarapat na si King David ang magtayo po ng templo. Praise God. Sapagkat si David, mga kapatid, ay maraming dugo, mga kapatid, na nabuhos sa pamagitan ng kanyang kamay dahil siya po ay isang warrior, isa pong mandirigma.
at sa pamagitan po ng kanyang lahi na naging anak po niya si Solomon, doon lang po nangyari na makapagtayo ng templo. Amen. Natapos si David, mga patid, ay mayroon pong isang tinatawag na pananaw. Mayroong isang pananampalataya na naroon po palagi yung kanyang puso, mga patid, na sinasabi, praise God, na ang ating Panginoon, mga patid, ay dakilain ang kanyang pangalan magpakailanman. Praise God. Sapagkat sa pagsasabi po natin, mga kapatid, na ang Diyos, ang pangalan ng Diyos ay dakilain. Hallelujah. Ang hukbo ng Diyos sa Israel at ang sambahayan ng iyong lingkod na si David ay matatatag sa harap mo. Alam niyo po, mga kapatid, kapag ang Panginoong Diyos, ang pangalan ng ating Panginoon ay lagi nating dadakilain, lagi nating sasambahin sa ating mga buhay. Praise God. Ay matatatag po ang ating buhay. Matatatag ang ating pong pananampalataya ay pagpapalain po ng ating Panginoong Diyos. Sino ba yung Diyos, mga kapatid, na ating pong pinag-uusapan? Sabi po ng Hebreo chapter 13 verse 8, mga kapatid, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Nung panahon po ni King David, ang Diyos ay hindi pa po na-reveal ang pangalan. Natapat sa panahon po natin ngayon, ang pangalan po ng Diyos ay na-reveal na. Kaya mga kapatid, sa atin pong pagluhod, sa atin pong pananalangin sa ating Panginoong Diyos, ay lagi po nating i-declare sa pangalan ng ating Diyos upang ang atin pong buhay ay matatag. Anong pangalan? Sa pangalan ni Hesukristo. Siya po yung Diyos noon, ngayon, bukas at magpakailan kailanman. Amen. Hallelujah. Hindi po natitinag anuman ang iyong kalagayan dahil kay Jesus. Hallelujah. 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 Mga kapatid, alam po natin na tayo po ay minamahal ng ating Panginoong Diyos. Ang bawat isa sa atin ay mahal po ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat kung babasahin po natin ang Biblia, tayo po ay nilalang ng Diyos ayon po sa kanyang wangis. Kaya po, mga kapatid, mula po doon sa creation na alam natin ang Diyos ay lumalang sa atin, na ang pinagkunan pa, mga kapatid, ay wala pong iba na pinagtularan o pinagbigyan ng tinatawag na ehemplo ay kundi ang kanya pong sarili. Lamang po, mga kapatid, ay ang tao na kanyang nilikha ay nadaya. Kaya sa pamagitan, mga kapatid, ng pagmamahal po ng Diyos, nang madaya po niya ang tao, ay nagpapatuloy pa rin po ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Kaya alam po natin, mga kapatid, hallelujah, na kapag tayo po itatawag sa atin pong Panginoong Diyos, ay daglian pong sumasagot ang Panginoon sapagkat tayo ay minamahal ng Diyos. At dahil po sa pagmamahal na yan, hallelujah, kaya po binibigyan po tayo ng pagkakataon na malaman ito. At kung huwag po tayong, upang huwag na po tayong madaya pa ng kaaway o manglupay-pay man ng lubusan, kung may dumaan po sa atin, sa ating buhay na parabagang kakaiba, hallelujah, sa normal po nating kalagayan sa buhay. Dahil po mga kapatid, mayroon pong binanggit sa 1 Corinthians chapter 4 verse 1 na atin pong mababasa. Nang sabi diyan, mga kapatid, ipalagay nga kami ng isang sinuman na mga ministro ni Kristo at ang mga pagkatiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Bukod dito, kinakailangan sa mga katiwala ng bawat isa ay maging tapat. Sabi po ni Apostol Pablo, mga kapatid, tayo po ay naging katiwala o ipinapalagay na kami ay sino man na mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng hiwaga ng Diyos. Amen. Kaya po mga kapatid, dapat po nating maunawaan ang bawat isa sa atin na nakakilala sa atin pong Panginoong Diyos ay tila bagay nagiging kagaya po ni Pablo na ministro ni Kristo. Ministro, mga kapatid, na ang ibig sabihin ay naging tagapag-ingat at ito ay tagapagdala rin
ng salita ng ating Panginoon or siya ay naging katiwala ng hiwaga ng ating Panginoong Diyos. Na kinakailangan mga patid sa mga katiwala or yung mga servant, hallelujah, yung mga pinagtiwalaan na dapat po ang bawat isa ay maging tapat. Yun lang po ang hinihingi at hinihiling ng ating Panginoon. Na kapag tayo po ay naging tapat bilang katiwala ng hiwaga ng Diyos, hindi po tayo matitinag. Amen. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, mula po sa lumang tipan ay ang hiwaga ng tinatawag pong misteryo ng pagka-Diyos ay ito po ay nalilihim sa madaming o matagal na panahon at sa mga tao. Natapat sa ating panahon ngayon, ang hiwaga ng Diyos ay nahayag na po. Bigyan ko po kayo ng isang unang halimbawa. Doon po sa 1 Timothy mga kapatid, chapter 3, ay mababasa po natin the mystery of godliness, hallelujah, ay naihayag na po mga kapatid. Sabi doon, hallelujah, na yung tinatawag na misteryo o hiwaga ng kabanalan ng kanyang pagka-Diyos ay nahayag sa laman. At sa patuloy na pag-aaral, kung atin pong babasahin ang kahayagan ng Diyos mula po sa pagiging Diyos na Espiritu ay nahayag sa laman na pinalam po sa bawat isang tao. Lamang nga po mga patid ay hindi po lahat ng tao ay naniniwala dito. Dapat pinahayag po yan ng ating Panginoon. Pangalawa mga patid, yung misteryo, hallelujah, ng hiwaga na ipinagkatiwala sa bawat sa atin. Nais po natin itong ituloy at pag-aralan. Ano po ba yung mga hiwaga na yan? Pag sinabi kasing hiwaga, ito po sa ibang kaunawaan o katawagan ay hindi nauunawaan or hindi maipaliwanag. Pero ang magandang bagay mga patid, bilang tayo po ay mga tumanggap sa Panginoon at nakilala po natin ang hiwaga ng pagka-Diyos ay nahayag sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang hiwaga ay wala na. Tapos na mga kapatid. Amen. Ito po ay atin na lamang pong ipagpapatuloy. Praise God. Kaya nga po ang atin pong topic, immovable whatever your situation because of Jesus. Hallelujah. Hindi natitinag anuman ang iyong kalagayan dahil kay Jesus. Dahil kay Jesus mga kapatid, anuman ang tinatawag pong magiging kalalagayan po natin sa buhay, anuman po yung magiging dadaanan po natin, ito man po ay pagsubok, ito man po ay pagpapala, ito man po ay kawalan, ito man ay kasaganaan. Dahil kay Jesus, tayo po ay magiging mananagumpay. Kung tayo po ay nakikipaglaban sa pagsubok, mananagumpay po tayo. Kung tayo po ay nakikipaglaban sa mga sakit karamdaman, mananagumpay po tayo. Dahil kay Jesus. Dahil si Jesus, mga kapatid, siya po ay nanagumpay sa cross of Calvary. Amen. Kaya nga, mga kapatid, hallelujah, makapaglilingkod po tayo na may pagpapasakop sa kalooban na nagpahiram sa atin. Dahil tayo po ay nagbibigay respeto at pasasalamat sapagkat nabigyan po tayo ng pagkakataon na mag-ingat ng kanyang biyaya. Bagay man po yan o buhay, sapagkat ang kalooban po ng Ama, ang mahalaga po ay masunod natin ang kanyang kalooban. Kahit po ang ating Panginoong Hesukristo, sa kanya pong kahayagan sa laman, siya po ay nag-minister, mga kapatid, dito sa lupa. Nung siya po ay bata pa, mga kapatid, hallelujah. Mula po sa manger, mga kapatid, siya po ay pinalaki ng kanyang mga magulang sa laman na si Virgin Mary, o hindi na virgin ng that time, mga kapatid, dahil siya po'y nanganak na. Pero before, mga kapatid, tinatawag po siya ang Blessed Virgin, mga kapatid. Amen. At nung siya po'y naipanganak na, mga kapatid, siya po ay lumaki sa patnubay ng kanyang magulang sa laman o ng kinilala po niyang magulang na si Jose, ang kanya pong stepfather, kumbaga, mga kapatid, sa laman at saka po si Maria, na kanya pong ina. Na siya po'y pinalaki, mga kapatid, na may takot sa Diyos o yung tinatawag na mabubuting pangangaral bilang isang batang lumalaki na mayroong tinatawag na magandang halimbawa na maipapakita. Pero dahil po, mga kapatid, siya po'y anak ng Diyos,
siya po ay isang banal na bagay na ipinanganak at tinawag na anak ng Diyos. Hallelujah. At tinawag din siyang anak ng tao sapagkat siya po ipinanganak ni Maria bilang laman. Amen. Nung dumating sa punto na siya po ay, sabihin nating mga elementary age na siya, mga kapatid, nang siya po ay nagpunta doon sa templo, kasama po mga kapatid ng kanyang mga magulang. At pauwi na mga kapatid ay bigla pong nawala ang ating Panginoon. At hinanap po nila ng hinanap, datapat nakita po nila na ang ating Panginoon sa kanya pong kabataan ay nadoon po sa templo at nakikipag-usap, nakikipagtalastasan, nakikipag-usap doon sa mga presyo ng mga tao na maraming alam patungkol sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Na sabi po mga patid, nang siya po ay binalikan dahil naghanap po ang kanyang mga magulang sa pag-aakalang naroon at nakauwi ang ating Panginoong Hesus, datapat nung pagdating sa kanilang mga tahanan ay wala pa doon. Kaya bumalik po sila mga kapatid at sa kanilang paghahanap, nakita po nilang nasa templo ang Panginoon. Alam niyo, sabi ng Panginoong Hesus, at sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ako hinahanap? Di ba ga talastas ninyo na dapat ako maglumagak sa bahay ng aking ama? Sapagkat alam po ng Panginoong Hesus, sa Lucas chapter 2 verse 49 yan mababasa, alam po ng Panginoong Hesus bilang anak na kailangan siya lumagak sa tahanan ng kanyang ama. At ang kalooban ng ama, mga kapatid, ay masundan po lagi ng isang tao na tayo maglumagi sa tahanan ng Panginoon. Lagi po natin siyang i-acknowledge sa atin po mga buhay. Praise God. Sapagkat bilang tao, mga kapatid, tayo po ay pinagtitiwalaan ng ating Panginoong Diyos na mayroon po tayong tinatawag na spiritual na buhay, na mayroon din tayong tinatawag na physical na buhay na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon sapagkat ito po ay pinagkatiwala ng Diyos sa isang tao. Ang sabi po ng Roma chapter 12 verse 9, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kaputan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Ito po yung tinatawag na isa pong halimbawa ng isang Kristiyanong mayroong pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Yung tinatawag pong marka. Amen. Yung ito yung mark ng isang tunay na Kristiyano or followers of Christ na lagi na lamang na mayroon siyang kaisipan, mayroon siyang puso na sumunod sa kalooban ng Ama. Ang sabi po ay gayan, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kaputan daw po natin o ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Sapagkat, sabi sa verse 10, sa pag-ibig sa mga kapatid ay mahalan kayo. Sa kapurihan ay pagpauna ng isa't isa ang iba. Tingnan niyo po mga kapatid ang sulat ni Apostol Pablo sa taga-Roma, chapter 12. Sa pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Marka dapat ng isang Kristiyano na kapag tayo po ay iibig sa atin pong kaibigan o kapatid, hindi po ito mapagpaimbabaw. Hallelujah. Ito po ay tunay at tapat. At sinasabi pa mga patid, kaputan ninyong masama, makisanib kayo sa mabuti. Ano man pong anyo ng masama, huwag po natin itong aaniban. Huwag po natin itong aayunan. Tayo po ay mapuot. Hallelujah. At tayo makisanib ay doon sa mabuti. Praise the Lord. Kaya nga mga patid, ang sinasabi doon ay kaputan ninyong masama. Yung masamang gawain, mga patid. Pero yung gumagawa ng masama, huwag natin yung kapuputan sapagkat yan ay tumutukoy sa tao. Kapag ka ang gumagawa ng masama ay tao, kailangan din natin siyang mahalin. Kailangan natin siyang ipag-pray. Dahil sabi po ng Panginoong Hesus, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Ganun po ang pagmamahal ng ating Panginoon. Yung tinatawag pong bagay o yung hiwaga ng Diyos na hindi natin minsan maunawaan. Pero ito po'y pinagkatiwala niya sa kanya pong mga anak. Amen. Kaya nga sabi doon, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Amen. Ito po ay marka ng isang Kristiyanong nagpapatuloy na sumusunod sa kalooban ng ating Ama. Praise God. Verse 11, huwag mga tamad sa pagsusumikap. Ayun. Maningas sa Espiritu,
mapaglingkod sa Panginoon. Ang isang Kristiyano, mga kapatid, ay hindi po tamad sa pagsusumikap. Kaya pala, mga kapatid, ating nababasa sa Biblia na wala pong anak ng Diyos na namamalimos. Sabi ni David, mga kapatid, sabi niya doon, mga kapatid, wala akong nakitang anak ng Diyos na namamalimos. Sapagkat ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, ito po ay masisipag. Hallelujah. Nagsusumikap, maninga sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po, mga kapatid, hallelujah, na hindi po natitinag ang isang tao, anuman ang kanyang kalagayan, dahil sa Panginoong Jesus. Praise God. Dahil kung siya po ay sasabihin, mga kapatid, na tumanggap sa Panginoon, pero siya ay mahirap. Subalit, dahil sa pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon, hindi po siya mananatiling mahirap. Hindi siya mananatiling pulubi kung siya ay tumanggap sa Panginoon at nagpulubi siya noon. Pero siya po ay pagpapalain ng Panginoon at hindi na siya mamamalimos. Hallelujah. Dahil ang sabi po ay huwag mga tamad sa pagsusumikap. Amen. Alam po natin, mga kapatid, meron po tayong tinatawag na buhay dito sa mundo na kahit wala pa siyang Diyos, basta siya po, sabi sa Kawikaan, ang isang kamay daw ng masipag ay hindi po maghihirap. Hindi pa siya nakakilala sa Panginoon, pero kung siya'y masipag, siya po ay hindi maghihirap. How much more, mga kapatid, kung siya'y may Panginoon, nagtitiwala sa Diyos at masipag pa sa pagsusumikap, lalo siyang pagpapalain ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, sinabi po ni David yan na wala akong nalalaman na anak ng Diyos na namalimos. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Sapagkat ang bawat siya sa atin ay pinagkaluba ng hiwaga ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi po sa Romans chapter 12 verse 15. Okay, nalampasan ko, mga patid. Romans chapter 12 verse 10. Sa pag-ibig sa mga patid ay magmahalan kayo. Ayun. Yung palang pag-ibig, mga patid, na walang pagpapaimbabaw ay kailangan po na nagmamahalan. Praise God. Pwede kasing pakita yung pag-ibig na may pagpapaimbabaw pero wala yung pagmamahal. Amen. Pagka yung pag-ibig ay tunay, walang pagpapaimbabaw, ay naroon po yung pagmamahal. Na ibig sabihin, mga patid, may pagkakaiba po kasi yung pag-ibig at pagmamahal. Yung pong pagmamahal, mga patid, ay naroon po yan sa tinatawag na kondisyon. Ayan. Kasi, mga patid, mayroon pong mga conditions na nangyayari dito po sa lupa na sinasabing, iibigin kita kung, di ba may mga ganon? Mamahalin kita kung susundin mo ako. Yung may mga ganon ba? May condition. Pero mga patid, sa ating Panginoon bilang tanda ng isa pong Kristiyano na nakaunawa doon sa tinatawag pong misteryo ng hiwaga na binigay ng Panginoon o yung pinagkatiwala ng ating Panginoon. Being a stewards, mga patid, binigyan tayo ng ating Panginoon ng isa pong hiwaga ng pag-iingat o yung ingatan mo yung bagay na ibinigay ng ating Panginoon. Amen. Sabi doon, sa kapurihan, ipagpauna ang isa't isa o ang iba. Ipagpauna ng isa't isa ang iba. Na ang ibig sabihin, mga patid, hindi po tayo mapagbuhat ng sariling bangko. Kumbaga, na kapag ka papuri, mga patid, ay kung ikaw ang gumawa, huwag mong intayin na ikaw ay laging papupurihan. Hayaan mong papurihan mo muna yung iba at ang Diyos ang magtataas sa iyo para papurihan ka. Yan na naroon pumapasok po yung tinatawag pong humility. Nakikita po doon yung tinatawag po na kabanalan or kapurihan ng Panginoon. Ang pangalan niya ang naluluwalhati sa pamamagitan ng isang marka ng isang Kristiyanong mapagpakumbaba, naroon yung mapagparaya. Naroon po yung tinatawag na siya po ay hindi po mapagmalaki sa kanyang sarili. Ayan. Ang sabi po ng Roma chapter 12 verse 15, makigalak kayo sa nangagagalak, makiyak kayo sa nagsisiyak. Mayroon pong tinatawag na pakikiisa.
Kapag yung kanyang minamahal ay nasasaktan, nararamdaman din po niya yung tinatawag na sakit. Kapag yung iyong minamahal ay naaapi, nararamdaman mo din na ikaw ay gusto mo siyang tumulong. Alatulungan, mga patid. At kapag siya na may umiiyak, dahil minamahal mo siya, nakikiiyak din po tayo o nakikidalamhati kung ang kanyang pag-iyak ay dahil sa pagdadalamhati, tayo po ay nakikiiyak din sa kanya. Praise God. Pero take note, mga kapatid, doon sa unang binasa po natin, mga kapatid, hallelujah, ay hindi po siya gumagawa ng masama. Hindi siya, mga kapatid, nakikisanib doon sa masama, kundi sa mabuti siya nakikisanib. Kaya po, understood, mga kapatid, na kaya tayo nakikiyak sa taong ito ay nagdadalamhati. O nakikiyak tayo, mga kapatid, dahil siya may pinagdadaanan. Hallelujah. Hindi po sa mga bagay na kaya po siya'y umiyak dahil siya'y nagsisisi sa dahil sa nagawa niyang mga pagkakamali na ngayon ay pinagdudusahan po niya. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay nakikigalak, nakikiyak, nakikiisa sapagkat yun pong masamang bagay ay hindi po natin gustong kinapuputan po natin. Take note, lagi ko sinasabi mga patid, kahit po ang Diyos, mahal na mahal po ng Diyos ang tao pong nagkakasala. Mahal na mahal ang Diyos ang taong makasalanan, pero galit po siya at ayaw doon sa kasalanan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sabi po sa Romans chapter 12 verse 16, mga kaisa kayo ng pag-iisip, huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan. Ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid, ay nagmamahal po sa mga tao na sinasabi po na magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan. Magkaroon tayo ng unity. Magkaroon tayo ng tinatawag na pagkakaisa sa mga bagay na ayon po sa kalooban ng Panginoon. Huwag nating ilagay ang mga bagay, ang pag-iisip dito po sa kapalaluan kagaya po ng nangyayari sa atin pong panahon. Praise God. Hallelujah. Kaya nga sabi po mga patid, hindi natitinag anong paman ang iyong kalagayan dahil kay Jesus. Hallelujah. Tayo po ay nasa panahon ngayon na tinatawag na katatapos lamang po ng eleksyon. At may mga tao po mga patid na sila po ay nagkakaisa. Pero ang pagkakaisa po nila mga patid ay may mga nagkakaisa sila dahil doon sa mga natalong team ay hindi maganda ang kanila pong pananaw. Meron namang nagkakaisa sa isang banda mga patid na naroon po yung tinatawag na unity. Na sa pananaw ng iba ay yung kanilang pagiging pagkakipag-isa o unity nila ay gagawa ng maganda. Pero both party mga patid, magkaiba po ang pananaw. Hallelujah. Dapat nais ko pong sabihin sa bawat isa sa atin, hallelujah, bilang Kristiyano, dapat hindi na po tayo makikiisa sa mga pinagtatalunan nila. Dahil both party ay mayroon silang katuwiran, nakikipagsagutan pa sila mga patid. But nawa sa mga Kristiyano, huwag na po tayong makisali diyan. Dahil yan ang sinasabi ng ating Panginoon, huwag, sabi rin sa verse 16, magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan. Kapag nagpapatuloy po tayo na makiisa sa mga usaping gayaan, kapalaluan po ang dulo na yan. Nang ibig sabihin, kung hindi niya po napapansin, sa una ay maaaring sabi mong tama ka, ikaw ay pigil mo pa yung sitwasyon. Pero maya-maya, madadala ka na ng iyong emosyon, di mo napapansin, ikaw na Kristiyano, ay nagagawa mo na palang mag-react doon sa tinatawag pong nakakasakit na po ng damdamin. Hallelujah. At maya-maya, mga patid, ikaw ay kasakasama na roon. Yan po yung sinasabi ng Panginoon na huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan. Kundi, makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Ayun, ang kapakumbabaan, kapag pinabayaan natin sila, ipinag-pray natin sila, dahil sabi po sa Roma chapter 13, mga patid, inaalaw po ng Diyos, kung sino man po ang mahalal, kung sino man po ang inilagay ng Panginoong Diyos na magiging puno o mangunguna sa atin pong bansa o sa atin pong bayan ay sundin po natin. So bilang tayo po ay mayroong isang markado
o isang Kristiyanong mayroong tinataka ng Espiritu ni Kristo at aral po sa salita ng Panginoon, huwag na po tayo makisali. Hallelujah. Dahil tapos na po ang eleksyon. Kailangan na lang po natin sundin sino po ang itinalaga at lumabas doon sa tinatawag na sagradong eleksyon. Pagpili doon sa mamumuno at inihalal ng bayan. Huwag na po nating magkomento pa ng negative o positive, kundi maging kailangan po natin bilang Kristiyano, bilang believers, mga kapatid, ay maging proactive po tayo. Huwag tayong laging reactive, mga kapatid, o yung lagi na tayong sa reaction po natin ay ganito kasi, ganito si gayon. Kailangan pro tayo, mga kapatid, yung belief o yung pananampalataya po natin dahil po sa atin pong Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Sapagkat kung tayo po ay hindi mapagkatiwalaan ng tinatawag na bagay na ibinigay ng Panginoon sa atin, hindi po uusad ang tinatawag na kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Kahit gusto ng Diyos na pagpapalain tayo, gusto ng Diyos na tayo po ay manatili ang kapayapaan, na dapat ikaw naman ay gusto mong pumunta doon sa kaguluhan. Huwag na huwag mangyari, mga patid. Sunod, mga patid, sabi po, huwag kayong mga pantas sa inyong mga sariling haka. Hallelujah. Sabi po ni Pablo, mga patid, huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Nang ibig sabihin, mga patid, ay nauunahan po natin kahahalal pala ng mga taong inilagay, pero na doon yung tinatawag na usapang hindi po healthy. Bilang Kristiyano, hindi po healthy pag-usapan yung mga negatibong bagay na kauupo pa lang, o hindi pa nga naupo eh. Kaumpisa pa lang po, mga patid, na ilagay yung tinatawag na eleksyon. Hindi pa man po ito final o ito'y partial pa lang, mga patid, ipag-pray po natin. At kung yan po ang talagang maproklama na talagang siyang leader ng ating bansa, suportahan po natin. Dahil ang Panginoong Hesus ay siya po ang may malaking kapangyarihan. Inaalaw po niya, mga kapatid, ang sagradong eleksyon. Hallelujah. Na kung ito po ay mangyari, kung sino man, kailangan mag-concede tayo. Amen. Kahit ikaw na Kristiyano, mga kapatid, nagawa na natin yung atin pong tinatawag na karapatan at tungkulin bilang isang mamamayan sa ating bansa at bilang isang Kristiyano, ay atin din namang gawin na tayo po ay manalangin para maging kaayusan ng tinatawag na atin pong lipunan o sambayanan. Dahil tayo tinawag ng Panginoon, hallelujah, para sa isang gawain na pangunahan po natin ang tao na patuloy na makalapit po sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Huwag tayo magpakapanta sa ating sarili. Dahil tayo rin, mga kapatid na Kristiyano, ay umaasa lamang sa biyaya po ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Kaya lagi po tayo nagpapasakop sa Kanya. At sabi po sa Roma chapter 12 verse 17, huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyong bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kaya mga kapatid, kapag tayo po ay laging mananatili sa tinatawag na salitang nakikiuso, o yung pag-iisip po natin ay nailagak natin sa mga bagay ng kapalaluan, tayo po, mga kapatid, ay nagbabayad ng masama doon sa, di ba, napansin nyo, pagka nag-react ng masama yung doon sa social media, kapag ikisumama doon, nag-react ka ng, dahil meron kang isang parte na yun ang pananaw mo, sumagot ka doon. Yung pananaw naman sa kabila ay ganito, nagkakaroon na tinatawag na batuhan na hindi po masama, hindi maganda ang nilalabasan. Hallelujah. Kaya sabi rin ng Panginoon, isipin ninyo mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. At bago natin yan maisip, kailangan muna nating isipin ang kapuri-puri para sa Panginoong Diyos. Sabi po ng Roma chapter 12 verse 18, kung maaari, ayon sa inyo makakaya ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Sabi po ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, huwag kayong maghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Tandaan po natin. Hallelujah. Hindi po tayong matitinag anuman ang mangyari at kalagayan sa iyong buhay dahil po kay Jesus. Kaya anuman ang mangyari, huwag na tayong dapat makipag tinatawag dahil mainit na nga po ang panahon ngayon.
Huwag na tayo makisalamuha. Hallelujah. Tapos na yung ating gampanin sa eleksyong nagdaan. Pinag-pray na po natin, tayo bumoto, huwag na po tayo makipag-ano. Kailangan naging maging proactive na po tayo. Ano ibig sabihin nun? Mag-pray na po tayo sa kanila. Kung ano po yung magagandang proyekto, programa na sinasabi nila, ipag-pray po natin sa Panginoon na naway mangyari. Hallelujah. Sapagkat kung hindi mangyayari, mga patid, kung masama man ang mangyari sa magiging resulta sa susunod, tayo apektado rin dahil dito tayo nakatira sa kanilang pinamumunuang bansa. Kaya bilang Kristiyano, mga patid, wala po tayong gagawin kundi ipanalangin, ilapit po natin kung sino po ang mahahalal na ipoproklama na final, mga kapatid, ayon sa resulta ng eleksyon. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ang Diyos noon, ngayon, bukas at magpakailan, kailanman. Hallelujah. Sabi nga po sa Roma chapter 12, hallelujah, huwag kayong maghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos sa pagkatasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So bakit ka makikilahok? Bakit tayo magsasalita paro ng mga bagay na hindi maganda? Ang pinagkatiwala sa iyo, panghawakan natin na maluluwalhati pa po ang pangalan ng atin pong Panginoon. In verse 20, mga patid, kaya kung iyong kaaway ay magugutom, ayan, pakanin mo, kung siya'y mauuhaw, painumin mo, sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkos daigin mo ng mabuti ang masama. Ang ating Panginoon ay may pangako. Kaya bilang ikaw ay may tatak ng pagiging isang mabuting Kristiyano, nawa, hallelujah, ay atin pong maunawaan na ang Diyos ay nagsasabi sa atin, huwag, sabi doon, kaya't kung iyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Tingnan nyo, mga patid, kung magkaiba ang pananaw ninyo, both party, tapos makipag-tuligsaan ka pa sa kanila, paano ka pa ngayon makapagpapakain? Hallelujah. Kung may nagugutom doon o nauuhaw, samantalang ikaw ay kalahok na rin, na ikaw ay nagagalit. Ang sabi ng Panginoon, mga patid, hallelujah, bigyan po natin ng daan ang galit ng ating Panginoon. Dahil siya po, mga kapatid, ang gaganti. Hallelujah. Kung masama po, mga kapatid, at ang taong mga sinasabi natin sa ating isip ay pangit ang ginawa o masama man, may Diyos po, mga kapatid. At the same time, hindi po tayo ang isang tinatawag na judge. Ang nangyayari lang, mga kapatid, tayo po, dahil nadadala tayo ng emosyon, nagiging judgmental po tayo. Pero mga kapatid at mga kaibigan, huwag nawang mangyari. Dahil ang ating Panginoong Diyos, kagaya po mga kapatid ni King David, na siya po ay nagkaroon ng plano na ang templo ng Diyos na kung saan sinananalangin ay gusto niya pong maitayo, mga kapatid. Hallelujah. Mayroon siyang tinatawag na puso. Hallelujah. Na ang templo ng Panginoon o yung isang gawain para ang Diyos ay laging makaugnayan ay kanya po itong mapapalawig pa o mapapaganda. Ang Diyos, mga patid na nag-isa, na siya pong may pag-aari ng ating tinatangkilik o natatamo sa buhay na ito, ay kailangan po natin siyang laging i-recognize sa ating mga buhay. Lagi po nating mahalin, basahin natin ang kanyang mga love letter, na mga bagay nito po'y ginagamit ng kaaway para mapamahal ng gusto sa bawat buhay natin. Yung mga bagay na tinatanggap po natin sa mundong ito, material na bagay, hallelujah, mga financial na bagay, kapag ibinibigay po ng mundong ito at dito natin nakukuha, ang sabi po mga patid, ito'y pahiram po lamang sa atin. Huwag po natin itong parang mahalin na talagang parabagang hindi mo na maiwan-iwan. Nais ko pong sabihin sa inyo mga patid, ay pahiram lamang ng ating Panginoon. Kaya dapat bilang steward mga patid na binigyan ng tinatawag na karapatan na iyong hawakan, ay papapurihan pa rin natin ang Panginoon samantalang naghahawak po tayo ng mga biyaya. Kung yan po ay bagay, kung yan po ay material, o kung yan po ay buhay. Kailangan matuto pa rin tayo magpasakop sa Panginoon sa pagdating sa panahon na ito po ay kanyang kukunin na. Pag ang isang pahiram, mga patid, hindi ito mananatili doon sa pinagpahiraman.
Darating at darating ang araw, mga patid, o oras, na kukunin din sa atin yan na nagpahiram. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kagaya po ng mga milyonaryo o yung mga taong maraming salapi o kayamanan, sila'y nagpapahiram, mga kapatid, sa bangko. Kaya sila po doon ay nag-i-invest, mga patid. Pero darating din po ang panahon, kukunin nila ito, i-withdraw nila yan. At yung bangko, kahit anong laki at stable ng bangko, pag kinuha na ng may-ari na nagpahiram, wala silang magagawa. Hallelujah. Kundi isuko o ibigay dahil yun naman ay talagang doon sa nag-invest doon. Praise God. Hallelujah. Kaya dapat po natin ito maunawaan. Sabi po ng Psalms chapter 24 verse 1, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Yung lupa, yan po ay sa Panginoong Diyos. Yung sanlibutan, hallelujah, at ang nagsisitahan dito ay sa Panginoong Diyos. Ibig sabihin, yung tao, hallelujah, na ninirahan dito. Sabi ng Psalms chapter 50 verse 10, sapagkat bawat hayop sa gubat ay akin, at ang hayop sa libong burol, at nakikilala kong lahat ng mga ibon sa mga bundok, at ang mga babangis na hayop sa parang ay akin. Lahat ng bagay na nakikita po natin, sa Panginoong Diyos yan. Hallelujah. Wala po tayong pag-aari. Bagay man yan, mga patid. Maging tinatawag na pilak at ginto, sabi po sa Haggai chapter 2 verse 8, ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Maging buhay po natin ay pag-aari din po na nag-iisang Diyos. Kaya wala po tayong tinatawag na pag-aari sa mundong ito. Yan ay mga pahiram po lamang sa atin. Kapag tayo po ay masikap, masipag po tayo sa pagsusumikap, hallelujah, yayaman ka. Kapag ikaw ay masikap sa espiritual na bagay, yayaman ka dahil ibibless ka ng ating Panginoon. At kung ano man ang blessing na binigay sa inyong Panginoon, kung minumultiply ng Panginoon yung blessing na nasa iyo, dahil yung pong tinatawag na kaparaanan paano tayo ibibless ay ating sinusundan, darating din po ang panahon na yung pinahiram sa iyo na blessing, yan po ay kapag ka ibinigay, ibinalik po natin sa Panginoon yung para sa Kanya, imumultiply ng Panginoon, dodoblihin niya po. Datapot, darating din ang panahon, kahit marami ka ng blessing, kukunin pa rin niya ng Panginoon sa iyo at ibibigay din naman doon sa iba na iyong may iwan. Dahil una, pag kinuha ng Panginoon yung buhay po natin, sino ang magmamana ng blessing na tinatamo mo? Amen. Ang buhay ng tao, mga patid, ay sa Panginoon din. Sabi ng Roma chapter 14 verse 8, sapagkat kung nangabubuhay tayo sa Panginoon, tayo nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo sa Panginoon, tayo mangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo sa mamatay, mamatay man tayo, tayo'y sa Panginoon. Ang buhay po natin, church, mga kapatid at mga kaibigan, ito po'y pahiram ng ating Panginoon. Yung mga kayamanan po o yung ginto, pilak, pahiram po ng ating Panginoon Diyos sa atin. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19 hanggang 20, o hindi ba ganin nalalaman na mga inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyong inyong katawan ang Diyos. Tayo po mga patid ay templo ng Espiritu Santo. Ang katawang ito, ito'y pinili ng Diyos sa halaga. Hallelujah. Kaya wala po, hindi po ito ating pag-aari. Ito'y templo ng Diyos, binili ng Diyos, kaya ito po'y sa Kanya. Kaya ang buhay na ito na pinaram po sa atin, ipagpasalamat po natin na nawa ay maluwalhati po natin ng Diyos sa mga bagay na nais niya, sa kalooban niya. Pagka tayo pinagtiwalaan ng Diyos ng talent na mag-share ng gospel, i-share po natin. Pag pinagtiwalaan tayo ng Panginoon sa ating material na bagay, i-share po natin, huwag nating sarilinin. Pag pinagtiwalaan po tayo ng Panginoon sa kalakasan, i-share po natin, mga kapatid. Sapagkat ang lahat ng bagay, mga kapatid, hallelujah, ay para po sa ating Panginoon. Kaya dumating man po ang panahon, hallelujah, na kung tayo may pagsusubok, ang Panginoon ang kasama natin. Mapagtatagumpayan po natin yan. Walang makagagalaw sa iyo. Sa bawat isa sa atin, wala pong makagagalaw kung tayo magpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat kalooban po niya na tayo maging malakas, matatag, magtiwala lang po tayo sa kanyang sinasabi. Hallelujah, sa kanya pong mga pangako.
Sabi po ng Matthew chapter 11 verse 28, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking pagpapahingahin. Sa atin pong pagdulog sa ating Panginoon sa panalangin, hallelujah, hindi ko po alam ang inyong pinagdadaanan sa mga oras na ito. Datapat ang tanging alam ko po, mga patid, mahal ka ng Panginoong Diyos at bibigyan ka ng kasagutan sa mga dasal mo o mga panalangin mo. Kahit ano pang kalagayan mo, dahil po kay Jesus na ating Panginoon, magiging matatag ka, magiging malakas ka, sapagkat sinabi niya, ako noon, ngayon, maging kinabukasan, siya pa rin po ang atin pong Diyos. Kaya kung magtitiwala po tayo sa ating Panginoong Jesus, hallelujah, na ang ating Panginoon, mga patid, sa mga ilang karakter na sasabihin ko sa inyo para magbigay tayo ng isang ma-encourage po tayo, mga patid. Hallelujah. Si Abraham, mga patid, ay pinagpala ng Diyos at sinamahan ng Diyos sa kanya pong buhay sa mundong ito dahil siya po'y naging tapat sa Panginoon. At the same God, mga kapatid, si Isaac, mga kapatid, ganun din po ang kanyang ginawa. Hallelujah, na siya'y nagtiwala sa ating Panginoong Diyos. At dahil the same God, mga kapatid, siya po ay naging managumpay na siya nakalusot at nakalampas sa mga pagsusubok. The same God, mga kapatid, si Job, siya po'y dumaan sa pagsubok. Siya po, mga kapatid, ay nagkaroon ng mga pagsubok na tila ikamamatay niya na. At ang kanya pong pamilya ay inusig pa rin siya na sabi po sa gitna ng pagsubok, itanggi mo na ang Diyos mo at mamatay ka. Pero si Job ay nagtiwala sa Panginoon at siya po ay pinagpala ng Diyos. Si Moses, mga patid, the same God, mga patid, na pinagtiwalaan po niya, siya po ay nakatawid sa dagat na pula. Hallelujah. The same God, mga patid, ito pong three Hebrew children, mga patid, lang sila po ay sinubok, mga patid, dahil sa pananampalataya sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Hindi sila lumuhod sa ibang Diyos, Diyosan, maliban sa Diyos na buhay na ang ating Panginoong Hesukristo sa kapanahon na natin ay na-reveal ng pangalan. The same God, mga patid, siya po ay iniligtas ng Panginoong Diyos doon po sa nagbabagang hornohan. Hallelujah. Si Daniel, mga patid, the same God, mga patid, hallelujah, na siya po'y nagtiwala sa Panginoong Diyos. Tinapon siya sa lions din, mga patid. Pero ang Diyos, mga patid, sinarha ng Diyos ang bibig ng mga leon upang hindi siya makain o mamatay. Hallelujah. Sa ating panahon sa New Testament, the same God, mga patid, ang Diyos na nagpinaglilingkuran ni Pablo. The same God, mga patid, ang pinaglilingkuran ni Pedro. Hallelujah. Kaya mga patid, mga kaibigan, Jesus the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Tayo po'y magtiwala sa ating Panginoon. Sa ating pagluhod sa Diyos, ano ang iyong pangangailangan sa Panginoon? Sabihin mo, sapagkat ang Diyos ay nakikinig, magtiwala lang po tayo. Hallelujah. Praise God, praise God. Hallelujah. Tayo po ay maaaring humanap ng isang lugar na kung saan ay pwede mong kausapin ng Panginoon. Pwede kang manalangin at sabihin mo sa Kanya. At ang Diyos ay sasagot sa bawat sa atin. Tayo po ay manalangin. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The same God, hallelujah. Hallelujah, ang dinalangina ni King David. Hallelujah, na sinabi ni David ay pagtatayo ko ng bahay o templo ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. The same God, mga kapatid. Hallelujah, ang Diyos po ni Isaac, ang Diyos ni Isaias, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Pablo, ang Diyos mo ngayon. Hallelujah, the same God, mga kapatid, tumutugon sa panalangin, nagbibigay ng kagalingan. Hallelujah, hallelujah, nagbibigay ng kapayapaan. Hallelujah. Ano man ang pinagtiwala sa atin, kung ito ay kukunin ng ating Panginoon, hallelujah, ibigay po natin sa Panginoon, hallelujah, na mayroong maluwag na puso. Hayaan natin ang Panginoon sapagkat siya po ang nagbigay, siya rin ang kukuha. Hallelujah.
ibigay natin sa Panginoon ang pasasalamat at papuri. Hallelujah. Tayo po'y mananalangin bilang pagtatapos. Hallelujah, Panginoong Jesus, tinataas po namin, O Diyos, pagpalain mo ang mga nakapakinig sa mga oras na ito. Saan man sila naroon, Panginoon, sila po ay hindi ko alam kung anong kailang mga pinagdaraanan. Datapat ang nalalaman ko, O Diyos, hindi po kami matitinag. Ano man ang sitwasyon o kalagayan po namin, sapagkat kami nagtitiwala kay Jesus na nangako. Hallelujah, na ang Panginoon noon, si Jesus noon, kahapon, ngayon, at siya pa rin ang bukas. Lord, sa iyo po namin tinitiwala ang aming mga buhay. Panginoon, salamat po sa mga pagpapala, sa mga pinapahiram mo sa aming mga pinansyal, sa mga talento, sa buhay at kalakasan. Salamat po, Panginoon. At tinataas po namin, gamitin mo po ito sa kapurihan mo ng iyong pangalan. Lord, hallelujah, salamat po, Diyos. At kung dumating naman sa panahon, Panginoon, ang pinahiramong buhay sa amin, kami nagpapasalamat, O Diyos, sapagkat ito'y ginagamit mo para makapag-akay kami ng kaluluwa at ma-impluensyaan po namin ang iba para patuloy po silang lalong sumampalataya at kilalanin ka na ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos ay gawing hari at tagapagligtas ng kalambuhay at panging Panginoon. Bilang Panginoon po namin, kami po'y nagpapasakop sa iyo, Diyos. Ano man ang pinahiram mo sa amin, kung ito po ay iyong kukunin, alam po namin, Ama, na ikaw ang nakakaalam na mas ikabubuti po namin. Kaya tinataas ko sa iyo, O Lord, pagpalain mo, O Diyos, ang mga kapatiran na nakakapakinig ngayon sa mga oras na ito na may pinagdadaanan. Hallelujah, kung ito man ay pagsubok, bigyan mo sila ng katatagan at kalakasan. Akayin mo po sila, Panginoon. Tinataas na rin po namin ang Sanchez family. Lord, sa kanilang pinagdaraanan, Panginoon. Hallelujah, si Brother Jacob Sanchez minus Terna Risa. Hallelujah, sa kanila pong pinagdaraanan sa pagkawala ni Nicolo, Panginoon. Hallelujah. Akayin, yakapin mo po sila, Panginoon, na yung mahigpit na yakap. Lord, ang Sanchez family, ingatan mo po at pagpapalain. Lord, hindi po sila matitinag, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sapagkat dahil sa iyo, Panginoon, ikaw ang aming kasama. Tinataas ko sa iyo, Lord, ang Sanchez family, Panginoon. Ganon din ang Biranya family, Panginoon. Hallelujah. Alam po namin, O Diyos, sa mga taong pinahiram mo sa kanila ang buhay ni Nicolo, ikaw po, Panginoon. Hallelujah. Karapat-dapat pasalamatan sapagkat ang maiksing panahon na yon ay naranasan nila, Panginoon, ang pagpapala mula sa iyo. Hallelujah. Salamat din sa kaluluwa, sa katauhan ni Nicolo, Panginoon, na siya po ay ginamit mong mabuting ihemplo para sa mga kasama niya at kababata po niya, Panginoon. Marami po salamat at nawa ay gamitin mo ang buhay ng batang iyon na marami siyang na-impluensya, nalalapit din sa iyo, Ama, na bilang tagapagligtas at hari ng kalang buhay at Panginoon, upang nang sa ganun, O Diyos, sa iyong pagbabalik, Panginoon, sa panahon na kukunin mo na, Panginoon, ang bawat sa amin, sa muling pagkabuhay, ay makakasama din ang mga na-impluensyahan ni Nicolo. Lord, sa iyo namin tinitiwala ang Sanchez family, si Brother Jacob Sanchez, at Sister Nerissa. Ganon din si Mom at si Isaiah, Panginoon, Nicole. Pagpalain mo po sila, cover by your precious blood, Panginoon. Lord, sa iyo namin tinataas ang lahat ng papurit pasalamat sa mga kapatiran po namin nakikinig saan man dako ng mundo na sila may pinagdadaanan din, Panginoon. Di ko alam, Panginoon, kung anong kalampang kailangan. Natapat ang tanging nalalaman ko, Diyos. Ikaw ang nagsabi, lumapit sa akin ang sinumang nabibigat ng luba at may pasanin at iyong pagpapahingahin. Pagpalain mo, Diyos, ang iyong mga salita, ang kalang buhay, abutin mo kalang pangailangan. Ito po aking dalangin sa pangalong Panginoong Jesus na taga Nazareth. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Isang magandang gabi po sa bawat sa atin. Hallelujah. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Stay safe, mga kapatid. God bless.